93. Ito ang Joy FM. Joy FM ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kinabawan City, 105.7. Panay ka manong kapaminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Itama ang inyong mga orasan, mga katinig, alas 6:05 na. Time checks brought to you by Yaki Herbal Capsule. Batuki ang balapian, pakusga ang immune system. Pagtumar og Yaki Herbal Capsule 3 times a day. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Maayong nga buntag ka ninyong tanan, mga katinig. Kumusta? Ako nga kaubala si Kabong Ponyo, Tinig 4, Loy Rosario. Makiguban ka ninyo sa sud sa isa ka oras na itong programa ng Tinig ng Bayan, itong primetime edition. Nag-imbita kami, nga ubani kami ng atong programa. Ubay-ubay na itong hisgutanan, mga katinig, sa kinatibukan ng atong programa. Ato lamang tagsa-tagsaon. Kadaghan kayo nga mga hisgutanan, no? Nga kinhanglan ninyo nga masayran ang mga importanteng mga impormasyon. Una, sa kaso sa COVID-19, mga katinig, sa tibuok nasod, kay unsa ba? Grabe kapaspas nga nisaka ang kaso sa COVID-19. Kagahapong adlaw, mga katinig, na dugang 9,475 nga bagong nga kaso sa COVID-19 na itong nilabayang adlaw nga Sabado. Kabalo mo pilang natala? 9,595. No? Unya nadungagan og 9,475, pila na karon? Naa na sa 721,892. Unya, mga katinig, ang aktibong kaso nini naa na sa 22,000. Aktibong kaso, ha? 22,000. Oo. Unsa ba hinahitabo, mga katinig, nga nung paspas kini? Nga ni Kuyana pag tungod kini? Sa pag-able o pagluag sa mga quarantine protocol sugod niya itong Marso 1, no? Hinungdan, gilockdown, gipatuman itong mga ginatawag nila bubble sa selected area sa NCR. Pero palayang nga po ng pagsaka gini, nahitabo, bisan pag doon na naigihatag babala, no? Ang ato ang mga eksperto nga posibleng mo triple, mo duble, mo kapila pa kautro nga musaka ang kaso, mga katinig. Samtang sa pika sa bahay no sab diri sa Sok Sargent Region, nagpasalamat kita, mga katinig, kay bisan pa nga adunay bisan pa nga adunay baha dito sa kauluhan, mga katinig. At least dili kayo paspas ang pagkuyanap sa COVID-19 na diri sa Sok Sargent Region, ingon man diri sa Cotabato Province, no? Sa kagahapon natala 26 lang ang nadugang bagong kaso, duna po unom ka mga naayo. So 20 pa sa gyapon ang bagong kaso kung imong ang mas lamang, no? 252 ang aktibong kaso karon sa tibuok Sok Sargent Region. Ubos-ubos na ini, pinalaan sa lalawigan sa Cotabato, at least 36, no? Ang aktibong kaso sa kasamtangan. Oo, munang kinahanglan, mga katinig, mag-amping sa gihapon, kaya nagpadaan man hinoon ang ginahimong contact tracing o nagpadayo na ang rollout sa vaccination na program. Gani humana ang mga frontliners sa first dose. Karong Abril ang second dose. Doon ay mga report, mga katinig, doon ay naturukan o bakuna pero nag-COVID o namatay. Okay ni, sa first dose o dili man buot pasabot nga nabakunahan ka na, safe ka na, nga dili ka na mataptan sa COVID. Mataptan sa gihapon, no? O mo nang kinahanglan gyud nga ang dugang
mga pag-amping ang paghimoon, mas labi na nga mag-amping ang mga na tagaana o bakuna kay ngano. Eh, wala sila masayod nga carrier di ay sila. Base dito sa membros pamilya nga wala na tagaan o bakuna, maoy delikado noon nga mataptan, no? Samtang sa pika sa bahin mga katinig, ubay-ubay po ng mga nangamatay kagahapon, doon ay usa ka nurse, no? Nga taga Kinabawan City ang namatay sa vehicular accident dito sa Tacoronga City, kung diin ang naasoy nga biktima mga katinig. Naglaag kini sila, uban ang katropa niya ng mga miyembro sa Kinabawan City Snipers Club, no? Unya, sa diyang nakita niya mga katinig nga niya tipo tupaturato yung dagan, kiniya mga kauban padulong sa lambayong gikan sa Lagsarangani Province, nagluling hayaw, ni pa sirit po sa padagan. Unya, ang problema pag-abot niini mga katinig dito sa may parte sa Alunan Highway, corner JC Avenue. Nilikay kini, gilikayan niya usa ka sakyanan, sus unsaon man, adunay usa ka tricycle mga katinig nga gibaniho ni Joel Flores sa Ordanza. Ang iyang nakainkwentro, ni bangga dito ang naasoy nga nurse, no, nga nailhang nga si Bernard Macrohon, 30 anyos, nurse kini sa Madonna General Hospital nga taga Barangay Gayula. Dito ni bangga gyud sa tricycle. Hinungdan, nalagpot ang naasoy nga biktima tungod sa kakusog sa impact, no. Gitabangan hinoon siya sa mga rescuers sa emergency response team sa Tacoronga City, pero good, patay gud ang naasoy nga biktima. Pero mas grabe itong nahitabo nadtong nga nilabay nga adlawng Sabado dere sa Dakbayan sa Kidapawan. Kaya nga no mga katinig, apastang bungkaga, sinsilyo, no? Kadtong usaka sakyanan nga nibangga nga sa nakaparada nga mixer truck na adaplin sa highway. Mo ni kinahanglan gyud da amping-amping gyud ta kadunay kay ang aksidente sa dalan tungod lapad na kayang dalan mga katinig. Mo ni dapat nga ampinganan, pero asa ba dapat nga mahayan niini ang mixer driver sa mixer o katong driver nga namatay dito sa aksidente. Unsa may ang mga pahimangno ginhimong lakang karon sa tuang kapulisan sa tuang awtoridad para malikayan o makulangan kini mga aksidente nga karon lapad na kayang dalan diri sa Dakbayan sa Kidapawan, nagkadaghan na mga aksidente. Naasa linya sa tuang komunikasyon si City Chief of Police Lieutenant Colonel Ramil Huhilia. Sir, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan, Joy FM. Yes sir, good morning at saka sa lahat po na nakikinig po sa inyong programa. Oho, ano ho ang mga ginagawang hakbang ngayon ng ating pamunuan para at least mabawasan man lang ito hong mga kaso ng insidente ng vehicular accident kung saan hindi pa basta-basta. Doon po sa nangyaring insidente dyan sa may Barangay Lanao, matindi ho yung sa Bisaya pa nasinsilyo ang katong mga parte sa mga makina o parte sa sakyanan nga nibangga dito sa mixer sa nga nakaparada lang sa highway. Unsa mga lakang kailangan yes, nato sir? Yes, tama po yan, ano? With regards to sa vehicular accident. Oho. At around the 4 AM, so, kadlao na itabo itong vehicular. At ito talaga may mga factor bakit nandibigas siya po yung sa ganitong sitwasyon. O una-una po dyan, tinitingnan namin dyan, at yung driver ay under the influence of liquor. Ito tinitingnan namin. Mm-hmm. Yung pangalawa dyan, yung driver nakaiblit. Kaya minsan nagkaroon din ang discussion na yan. At yung pangatlong factor dyan, yung National Highway, minsan pag umuulan, ay medyo madulas. Kaya yun po ang nagkakos po talaga ng disgrasya. But dito sa atin sa Kinabawan, halos mga vehicular dito ay nakainom yung driver. Even motorcycle, police vehicle, ay nakainom po yung driver po dito. Pero dahil madaling araw, ibig sabihin wala masyadong dumadaang mga sasakyan sa National Highway,
yung mga driver mabilis magpatakbo at itong pagiging itong resulta ng pagka-aksidente kung saan nabarya na parang sa Bisaya nagkasinsilyo ang parte sa iyang sakinan, makita mo ang indication na malakas yung kanyang pagpapatakbo. Yes, sa malakas talaga yung pagpatakbo niya kasi nga kung titingnan natin yung area diyan, maliwanag talaga yung daanan diyan kasi nga andyan yung mga street light, so makikita natin paggabi diyan. Oho. Bakit hindi niya nakita na naka-park lang yung mixture po doon sa tabi po? At doon po siya nabangga. Actually, yung kung makikita niyo yung area diyan, mayroon po siyang post na parang inaayos doon. Oho. Pero kung hindi ka talaga nakaidlip o kaya hindi ka nakainom, ay sigurado makikita mo yon. Maiwasan mo. Kaya maiwasan talaga. Pero doon sa nangyari talaga na inasultin mo na sinsilyo yung kutsi na yon, ay sigurado po talaga kami na malakas yung pagpatakbo na yun. May pananagutan ba dito yung kontraktor o driver ng mixer truck? Sa tingin namin, parang wala Kasi hindi naman sa totalisa talaga na sa gitna yung mixer. Nasa tamang at daan. Na talaga sa, although nakapakla sa tabi, hindi naman talaga doon sa gitna na hindi makadaan yung mga sasakyan. Malawak. Kumbaga, makikita natin, wala namang mga sasakyan na tayo kasi nga madaling araw. So yun po ang sa tinitingnan. Yung mga biktima sina Imer Plang 23 years old, taga-Apo Sandawa, at yung nasugatan si Carlo Bercero 23 years old, parehong mga binata ito, siman na taga-poblasyon Kidapawan. Saan daw sila galing? Kundin daw sir, Cotabato daw sila galing Kaya pero tinitingnan pa namin talaga diyan kung Cotabato ba talaga sila. Kasi nga madaling araw. At bakit nagbabiyahe sila ng madaling araw at taga Kidapawan sila, anong ginawa nila sa Cotabato City? 4 o'clock ng madaling araw nangyari yung insidente, o alas 4 pasado. Ito pa yung pagbukas natin ng checkpoint, di po ba? Kasi mayroon nang ipinatutupad na curfew. Yes, kasama po yan, yung curfew natin from 12 to 4 a.m. But kung titingnan natin, hindi naman pinagbawal kung dadaan ka lang sa area natin, kung mayroon kang sasakyan, hindi naman tayo. Ang focus na natin sa curfew yung pag-alagala within the population area at sa mga barangay. But kung may sasakyan ka, dadaan ka sa isang area, dito sa atin, dadaan ka, wala namang problema. Kasi nga may sasakyan ka naman po at valid naman yung pagdaan mo dito, wala namang problema. Walang problema. Yun lang ang problema lang dahil nasangkot sa aksidente, ano? Yes po, kasi nga kung titingnan talaga natin, napakalakas po talaga kasi nga usak-usak talaga yung kutse na yun. Opo. So ano po may papayo ho ninyo ngayon para iwas disgrasya? Kagaya po kahapon, meron dito tayong kababayan na isa pang nurse. Sayang naman, ano? Kulang pa naman tayo ng mga nurses ngayon. Na-disgrasya pa naman siya. Binilisan yung patakbo para makahabol sa kanyang tropa. Yun, nasangkot sa accident at napatay. Yes, no, tanong ako yan. Wala po. Narawagan po sa mga kababayan po natin. Kung mag-drive po tayo, lalo na kung madali po, kung hilip po tayo, ay mag-sabihin ba kahit kasi delikado po yan pag nakahilip po tayo. Tayo mag-drive under the influence of liquor. Yun po talaga, pag nakainom ka talaga, para kang, ang bilis mo talaga, para kang Superman. Kung gusto mo, pinakamabilis mo talaga, magpatakbo ka. Kasi dito sa Kidapawan, kasagaran sa mga vehicular dito, under the influence of liquor, yung mga motosiklo. Alam ko sa pangatlong paalala, yung mga daanan natin, pag umulan ay medyo madulas, lalo na sa motosiklo ay mag-ingat po tayo. Dandaan lang po tayo magpapatakbo pag umulan kasi baka
madiscuss siya tayo dahil mas live po yung mga daanan po natin. Kaya dapat sundin yung, ano tawag dito, yung blue buckets na paalaala? Yes, yung blue buckets naman ay very basic yan sa sasakyan. But dito naman sa pa, itong under the influence of liquor kasi wala naman doon. Kaya idagdag na natin yun. At of course yung mga madulas na daan at yung talaga pangkaiblik tumabi po tayo at magpapahinga. Ayun. Sir, maraming salamat po sa panahon binigyan ninyo sa atin pong programa. Sa mag sa nakalipas po na magdamag, kumusta ang buong AOR po ng ating Kinapawan City PNP? Super naman, andun pa rin ang Kinapawan po natin noon, with you guys at Visa Network. At masasabi pa rin natin na peaceful yung area po natin. At dito talaga ang kung i-compare natin sa mga previous incident, ay baba pa rin yung ating crime statistics po sa Kinapawan, although may mga isolated cases. But still, dito naman sa Kinapawan, pag wala ka namang ginagawang mga illegal activities, eh wala talagang mag-interest sa'yo. Kaya palala din, basa na po natin, huwag na po tayo ma-engage sa mga illegal activities. Mamuhay na po tayo ng patas at sigurado po tayo, isipti po tayo. Kamakailan na nagkaroon ng Peace and Order Council meeting, isa sa mga natalakay, itong problema sa illegal drugs. Sunod-sunod yung anti-drug operation na nagresulta ng pagkadakip ng mga suspected drug pusher. Ibig sabihin ito, marami pa rin ang nag-i-engage sa illegal na droga sa Lunsod, sir? Mayroong nag-i-engage talaga kasi nga ang kalakaran naman na talaga ay nagdidepende din siya sa supply na pumapasok sa area po natin. At doon, namumonitor po natin sa ibang province galing yung supply at yung transaction dito online na at yung operator dito, kumbaga yung pinakami nasa Davao City lang online at taga rito sa Kinapawan mag-order online at yung supply galing sa ibang provinces at pumapasok, pinasok dito, kaya minsan pinapadala. Eh yung transaction, hindi na talaga yung kaliwaan po dito, yung transaction po dito sa illegal na droga. At hindi naman din talaga gaano nakakarami yung mga nakukuha natin. At meron pa rin tayong mahuli po dito. Mga pipitsugin, mga kadalasang nahuhuli. Yung ba mga big time na drug pusher, kagaya sabi ninyo, nasa Davao na nag-ooperate pero marami mga nag-order. Ano po, itong mga sangkot dito, kumusta yung inyong ginagawang monitoring sa kanila? Sana naman ma-aresto din po sila. Online, for information, online kasi yung transaction. Di ba meron po tayong sa cybercrime, ano po? Hindi ba nagagamit yun para ma-monitor sila? Yes, kasi ganito po yung kalakaran po dyan, na hindi po ka makapasok dyan sa within the group. Within the group lang yung kanilang transaction po dyan. At ang supply naman talaga, hindi naman talaga dito sa kabilang provinces na nagagaling at pag mayroong order, papasok. But ito naman talaga ay hindi naman talaga kalakihan. At kumapansin natin mga nakukuli natin dito mga local PNP, ito higher quarters, national, regional, at provincial level. May mga barangay na tayo na deklarado na ang drug cleared, pero may mga buwabalik pa rin daw po. Yes, kasi nga ang drug clearing operation naman, ito ay continuing approach po dito sa campaign natin against illegal at droga. So, ibig sabihin po dyan, nung na-declare po yan na drug cleared barangay, yung time na yon ay nawala na po, na-account na po yung mga nag-surrender, wala na pong mga drug, mga plantation, marijuana plantation, walang mag-drug laboratory po sa isa ka barangay. So, pwede siya po na makadeclare na drug cleared barangay. At ito naman, pag after ka nag-declare at may lumabas po na mga pangalan after 1 week, kailangan mo ma-address within 1 month para ma-maintain siya sa drug cleared barangay. Kasi pag hindi po siya na-address within 1 month, lumabas ang bagong pangalan,
magiging affected barangay na naman siya sa illegal agoga. Kaya yun po ang ginagawa po namin, pag mayroon po kaming information na mayroon pangalan na lumalabas at through barangay support ang ating mga kababayan, ay sigurado po yan, ay action na po talaga. Hindi lang po kami, pati PDEA, kasi nga ito rin ang approach ng PDEA na dapat na maintain natin yung drug lord, yung isang city o munisipyo, mga barangay, dapat maging drug lord talaga yung isang area po. Okay. Sir, maraming salamat po sa binigay ho ninyong panahon dito po sa ating program, at sa muli, magandang umaga po. Yes. Magandang umaga din po. Makakatinig inyong nabati si City Chief of Police Lieutenant Colonel Ramil Huhilia, kalabot ni ining mga paghitabo dires dakbayan. Amping lang gid kanunay no sa pag-drive, mga katinig, grabe gyud pastang kusuga no, marabag nagtanaw kag Fast and Furious nga pelikula tong nahitabo dire sa may barangay Lanaw na ito nila bang adlaw. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Kada hapon katong nurse pagyo dito sa Tacorong City nahitabo tong insidente. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Kinahanglan, mga katinig, sa atong pagpadagan sa mga sakyanan, amping-amping gyud kanunay. Amping ka, pero imuhang ka-encuentro, wa man po nag-amping. Pero importante, dili ka ang hinungdan. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa 105.7 Joy FM. Alas 6:26 na nga itong oras. Mas importante mag-amping kita, bato ka sa mga bakterya at mga viruses. Labi na niining padayon ng pagkuyanap, mga katinig, sa COVID-19. Busa, importante atong pokusgo ng atong pang-depensa ang atong immune system. Sulay ninyo kay makatabang kayo ang mga food supplement kahini mo sa Yaki Laboratory, labi na ning Yaki Herbal Capsule. Nawala ang kabalaka ni Jane Panes, taga Barangay 1, Malaybalay City, Bukidnon, kay dali nawala ang gibati niyang kutas human siya nagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kaling kalitre man ito, hanga. Then, huwag pa mo na sa linghawa ba rin. Ano akong panangaw, ito Yaki. Kurengi, palitan ng Yaki, kay nalisod na pamanagang inigtigo na gid kaayo. Wala ko kong hininom ko rin, pero wala na. Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Ganahan mga pisa, Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab. Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukad pag sugod na ako ginawa na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na. Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores. Samtang nagkaedad na kita, line-line balatin na itong makuha. Ayaw ka pala ka, kaya na i-herbal capsule ka magprotekta sa tua. Garlic Blast with sodium ascorbate. Ang garlic nga adunay vitamin C. Maong mas epektibo kini, aron proteksyonan ang atong kalawasan. Sama sa high blood, diabetes, arthritis, Alzheimer's disease, bisan sa mga simpleng hubak, trangkaso, ubo, o sipon. Kayang palagputon sa Garlic Blast with sodium ascorbate. Garlic Blast with sodium ascorbate. Kalusugan na ligtas sa Garlic Blast. Higala, kini ang gusto na ko ipasabot kaninyo. Kining Bilongga Gold, proven and tested na kini. Kung aduna kay rayoma, arthritis, di ka nakatindog, di ka nakalakaw, grabe na gayud ang imong pag-antos. Inumidayon ka na og duha ka Bilongga Gold, makatulo sa usa ka adlaw, sulod sa tulo pod ka adlaw. Pero dili pa ka na og tulo ka adlaw, makatindog ka na, suway ra gud. Makaayo pod ni sa mga bukol-bukol, mga higala. Bilongga Gold, timan ininyo. Bilongga Gold, mapalit na sa mga butika. Oras ganap na ang 6:29. Padayon kita ni atong programang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Samtang sa pika sa bahin, mga katinig, sa tuwang mga hisgutanan.
Aduna ay good news no sa atoang mga motorista kay sumala pa. Aduna kuno ipatuman nga big time oil price rollback. Ah karong simanahuna. Indot kay pamation rollback no. Pero pila ra gud oy. Ah kapin piso ra. Pero may na lang kaysa wala di ba? Pero ang sistema gud mga katinig sa nagakahitabo sa una pa hangtod karon. Muatras gamay abanti dako ang presyo sa produktong petrolyo no. Daghang rason kay sumala pa kanunay ginarason nila ang paglihok daw sa world market daw. Pero nganong kaya sa mga pipila ka mga small players nga magpahigayon og ilang mga promos no? Discounted discount og 2 pesos 3 pesos nganong kaya nila. Kanya, dili kaya sa big three. Pastilan in taon. O nang kisa kay gitunto ni ini. No? Kung sabay, kalahian sa mga produkto sa small players o sa big three mga katinig. Asa bagikan ang ilahang mga produkto, halos pare-pareho. Doon ay mga small players nga nagkuha o petrolyo sa mga big three. Dito nagapamalit. Pero nganong kaya pa nila maghatag o discount? Muna ay dakong question di ha. Muna ay epekto sa all the regulation law kay para doon na may tabong kompetisyon. Baliman, kompetisyon sa pagpasaka instead nga kompetisyon sa pagpaubo sa produkto sa presyo nini, bali ang nagakahitabo. But anyway, sige lang, pasalamat na lang punta kaya doon ay gamay. Pero expect na punta, kamubawi na punta sila mga katinip. Sigon sa gipagawas ng impormasyon, nasa 1.30 hangtod 1.50 ang rollback sa presyo sa kada litro sa gasolina o diesel no. 1.30 hangtod 1.40 sa kerosene. O nang ilahang ipatuman sunod mga adlaw, usually Tuesday no, doon ay pagbago sa presyo sa mga produktong petrolyo. Alas 6.31 ang atong oras. Ipamatundaan ni Ading Matayab, Municipal Agricultural Officer sa Caraga, Davao Oriental, kung unsa ka epektibo ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Humanawagtang ang kasakit sa dughan nga iyang gibati. Nadapa manggod ko sa semento good nga full good ang akong pagkadapa. Ni dapat man ang akong dughan. Dating sakita, abigani na ko nga na-dislocate na ang akong mga buko. Ang akong nahuna-unaan right away, na muinom ko og Bilongga. Kay maraghimo naman good na ko ang Bilongga as my pain reliever, usahay ka ng sakit. Ang tod, kabalag tigulang na ang Bilongga ang akong ginainom. After 1 week, nawala. Mau ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Panamox Antibiotic Caplet. Frequently Asked Questions. Asa mapalit ang Panamox Antibiotic Caplet? Sayon ra pangitaon ang Panamox Antibiotic Caplet. Tungod available kini sa tanang mga agri-vet stores duol sa inyong lugar. Panamox Antibiotic Caplet. Panamox Antibiotic Caplet. Proven and effective sa inyong mga manok. Si Edgar ga aper sa gadan paroy lanaw. Unsa may imong na experience sa paggamit nimo sa Panamox? Eh? Ako ni experience sa paggamit ko sa Panamox. Katong manok na kong gisipon ba din wala min kaon. Pagpatumaro ka ng buntag, mati paghapon in kaon gid siya. Dayon ipatumaro ko siya kanang wala kay kaon. Dulo ka adlaw ra ito siya din. Ano li ano sen gupag ing nawon ko? Burot na. Burot ang nawon ko. Sayang kay talaga mo daghan tambal gid siya. Isang tambala sir. Panamox. Panamox. Okay na kayo. Ang Panamox gid para sa mga beginners. Payo gid siya kay biktibo kayo. Biktibo kayo. Panamox Antibiotic Tablet, mapalit sa tanang agri-vet store sa inyong lugar. Gusto ko patani makita ang akon mga apo, ang ilang ng mga yuhom, apang hindi naging mahimo, subong. Sugod lang siyang amat-amat nga nadula ang akon panulukan, tungod sa akon balatian, tungod ini sa diabetes. Hindi pagpasugti nga madula ang imo kalipayan tungod lang sa diabetes. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga suki nyo nga butika. Kayupan mas ganado sa produktong sigurado MMV's Premium. Muabags pag-asenso ang inyong mga baboy, manok o bibe. Baka o kapayo, kanunay pagkana o MMV's Premium. Aron paspas ang pagdanggo, maayo ang resulta. MMV's Premium. Maayong ma
magpatubo. Alang sa inyong mga panginahang lanon, sama sa School and Company Uniform, Basketball Jersey, Polo Shirt and T-Shirt Printing, Best Book Suit or Coat, Vest Jacket, Rescue and Security Uniform, Cutout Sticker, Embroidery, Corporate Items, o kaban pa. Anto na dayon sa Odron Uniform Center, Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center, Kinabawan Branch. Makitaan kini sa Jeverlings Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinabawan City. O pwede matawagan sa 0955-126-6340, 0917-630-2874, o 0923-735-1612, or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, Makitaan sa Door 6 and 7, AS and HS Building, Quinto Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside J&T Express. Odron Uniform Center, Kinabawan, maker of quality sportswear, school, and company uniforms. Odron Uniform Center, Kinabawan, open from Monday to Friday and Sunday. Mga kayo pang mas ganado sa produktong sigurado, MMV Spring New Muabags Pag Asenso. Ang inyong mga baboy, manuong bibe, baka o kabayo, kanunay, pakana o MMV Spring New. Paspas ang pagdako o maayong suta, MM Feeds Premium. Maayong magpatubo. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, 6.36 ang atong oras. Padayon kita ni atong programang Tinig ng Bayan tungod lagi kay padayon ang pagsaka sa ihap sa COVID-19. Paon sa ba na tumapunggan nga dili musirit ang uban pang mga lugar susama diri sa Soccsaryan Region, sa Davao Region ug uban pang mga silingang dapit. Unsay pwedeng buhaton sa Interagency Task Force, no? Kay grabe lagi ang nahitabo sa Manila nitong nilabay nga adlaw, pila to nga natala, 9,500 plus din kagahapon, 9,400 plus sunod-sunod mga katinig. Ang Davao City nagpatuman og hugot nga mga requisitos, no, sa mga bobyahe mugawas og musunod sa Davao. Sa Cotabato City epektibo karong adlaw, mao gyapon ang ilang gihimo kung diin na dili ka pwede makabiyahe kung wala kay dalang mga dokumento nga nagapamatuod nga kanang negatibo ka sa virus, wala kay bitbit nga RT-PCR test, no? Kanang gipatuman na sa Davao karon diri sa Cotabato City. Sunod adlaw ambot ang Jensen Airport, unsa ba wa gyapon sila wa pay pamahayag kung magpatuman ba sa gihapon, no? So kalabot nini mga katinig atong tanawon unsay mga nakita sa mga eksperto nga posibleng buhaton diri sa atong lugar sa Mindanao, especially sa Davao, North Cotabato o Soccsaryan Region, para dili musaka susama ni tabo dito sa Manila. Si Professor Ramon Bilino Jr. sa Ateneo de Davao University nasa atong communication. Prof, good morning. Yes, magandang umaga din sa lahat ng mga nagkikinig. Ano kayang pwedeng gawin, Prof, para wag tayo matulad doon sa NCR? Yeah, actually, back to basic tayo, no. Number one is that talagang dapat pag-igyan natin yung ating mass testing, no. Kasi sa usually ang mass testing natin kung meron lang may nararamdaman lang, no. So yung mass testing na yan, naka-partner yan doon sa number two, which is aggressive contact tracing. Mm. Kailangan talaga natin malaman kung nasaan, at malalaman lang natin, no, kung may infection talaga doon pag meron na yung mass testing. Tapos kung ngayon may na-establish na, pwede na yung granular or localized lockdown para hindi naman maapektuhan yung buong ekonomiya ng lugar. At pangatlo na dapat talaga natin gawin is pabilis na natin yung vaccination, kasi yun lang din naman yung inaasahan natin na solusyon natin, no, yung vaccination program natin. So yun na nga, no, inuuna natin yung ating mga frontliners, yung ating mga other essential workers, wala pa rin. So pabilisin natin yun, no, para at least maprotektahan din natin yung ating population. Yun lang yung tatlo, pakitulit lang natin sinasabi, no, mass testing, contact tracing, at saka yung vaccination. Oo. Pero ang problema dito doon sa pagdating sa vaccination, wala pa rin stock. Ang sabi ng mga LGU, for example, sa Kidapawan City,
nasa third quarter pa this year darating yung binili ng LGU. So malaking problema pa rin na kahit na may perang LGU, yun din. Ang isang na nagpabagal pa nga dito dahilan para naubusan ng supply, yung sistema ng tripartite agreement na pinapasok between sa local government, national government at ang mga pharmaceuticals. Yeah, actually kasi yung ano yung tripartite actually ang it's their way para mapabilisan sana kasi hindi rin pwede rin ang ano yung private individuals na direct na pumunta doon sa pharma company. O kasi siyempre yung mga gobyerno ngayon, sila ngayon yung medyo may pera para bumili ng vaccine. So kung makikipaglaban yung mga ano individuals, no. Kaya ginagawa yung tripartite na ano na negotiation para at least maipon lahat ng mga orders. Para pa nag-order tayo doon, malaki yung order natin. So most probably unahin tayo kasi medyo malaki yung order natin. Pero ilang ano, hindi pa rin siya nangyayari. Medyo matagal pa. Although ngayon, of course, I think today yata darating yung pinakaunang order natin na yung binili lang talaga natin, yung donated na ano vaccine, 1 million yata yung darating today. Sinovac. Kung ganun ay, Sinovac, no? Pero kung ganun pa rin, no, medyo nahihirapan pa sa vaccination, no? No choice tayo, no? But to really implement strict health protocols, no? Ganun pa rin, no? So, social distancing pa rin, face mask, face shield, no choice talaga, no? Kasi nga, sabi nga natin, no? Yung ano yung contact tracing and mass testing can only do so much, no, yung lang sa infection, pero to prevent, no, the infection, yun talaga health protocols talaga tayo, no, washing of hands, sana masanay na yung ating mga kababayan na ganun kasi it will be a long time, no, before talaga tayo medyo makakabawi dito. So yun yung ano, yun yung kasi ang nangyari talaga sa Metro Manila, nag-relax, eh, no, inopen up yung economy, pagdating ng vaccine, nagbabasa yung mga tao, nagtrabaho, doon nakuha sa tara, umuwi sa bahay, nadala yung virus, kaya pamilya yung nahawaan. And I think, no, we should, tayo dito sa Mindanao na hindi naman ganun kagabi pa, we should learn from that experience, no, na we want to open up, no, kasi gusto natin na mabuhay yun yung mga tao, no, magbigay ng kabuhayan. But hindi dapat mawala yung ano eh, yung ating pag-iingat, no, para hindi tayo matulad sa Manila at sa Cebu. Pero nangyari na rin yan, for example sa Cotabato, no, yung bagong tatlo ngayon na taga-Pigwayan, nakuha din sa workplace yung virus para yung mga frontliner sa Carmen, ganun din ang nangyari kay focus containment sa 20 mga kabahayan. Nakuha din yung virus galing sa trabaho. So ibig sabihin, mabuti na lang dahil konti-konti lang yung mga nahawaan, hindi kagaya sa Manila, no? Pero sa tingin ninyo, Prof, itong trend ngayon doon sa ipinatupad na 14 days quarantine, may pag-asa ba na biglang bubulusok, bababa yung mga nagpo-positibo? Actually, hindi naman siya, no, hindi naman siya bigla-bigla talaga. Medyo gradual din yung pagbaba niyan, no, kasi ano rin eh, magiging gradual din yung magiging ano eh, yung magiging contact dun sa may virus. So hopefully, yun na, no, actually ang in-expect natin, kasi itong lockdown nila for 1 week lang naman, pero yung NCR bubble nag 1 week na. So we are expecting siguro after nitong Holy Week na baka gradually bababa siya. At least makontrol lang nila. Sabi nga natin, no, wala namang problema kasi we admit na talagang merong ano, merong magkakaroon ng ano, magkaka-infection, no. Pero ang sinasabi lang natin, hindi dapat ma-overwhelm yung ating healthcare facilities. Kasi no, to, ang medyo nakakatakot na yung mga pictures na pinapadala kahapon eh, no, yung mga nakapila na sa labas ng ospital, na yung iba hindi na ma-admit at ayun ang na yung ospital. No, at takot natin kung hindi sila ma-admit o hindi sila matingnan ng mga eksperto. Yun, medyo ano, sila yung magpapakalat. At the same time, baka mamamatay kasi nga hindi na nakikita ng mga eksperto eh. So, yun yung iniiwasan talaga natin, no. Hopefully, titingnan natin by next week kasi after itong Holy Week, 2 weeks na yung NCR bubble, tingnan natin kung magkakaroon na epekto. Nagugulat tayo, no, sa mga reactions ng ibang eksperto na parang it will not work daw kasi ngayon pataas pa rin na siyempre kailangan maintindihan, no? it will take time, no, before maramdam natin yung ano epekto ng policy. So we are waiting after nitong Holy Week, no, kung talagang may improvement ba itong Metro Manila. Otherwise talagang mag-hard lockdown na talaga sila, balik sa dati kasi itong ECQ ngayon hindi tutulad ng ECQ na nauna.
Kasi nung ECQ na nauna, na if you remember last year, talagang walang lalabas except for mga ano, mga frontliners, medical frontliners. Pero ito open pa rin eh. So we are not expecting that ano eh, ganun kabilis. Pero hopefully ma-control nila yung infection na hindi na kailangan pang pumila sa ospital, no? Isa rin sa mga reason bakit ang mga ospital hindi tumatanggap na ng mga pasyente, sinasabing puno na, itong PhilHealth hindi pa daw nagbabayad ng kanilang pagkakautang sa mga private hospitals. Kaya nga nakakalungkot, may budget naman ang PhilHealth. Pagkatapos, bakit hindi pa bayaran? Ano ba talaga, kuya? Para bang na-time deposit muna yung pera? Hindi po wala yung pagdududa natin eh. Actually, nangyari yun sa PhilHealth na naiintindihan ko kasi na medyo nasunog na sila nung una yung 15 billion na nag-release sila na nag-release na sila yung binalikan eh. No? Bakit nag-release ka nag-release? Ito ang release nyo. Ngayon, since ano nangyari yun, yun nga, complicated na. Nangyari yun. So, medyo maingat na ngayon yung PhilHealth na mag-release kasi baka balikan sila. Ito ngayon ang nangyayari. Malaki na yung utang nila sa mga hospital kasi ayaw na nila mag-release. Dahil nga gusto nila na i-make sure muna na hindi to tulad ng nangyari sa dati, which is sabi ko complicated eh. So sayang no, na kung sana hindi nangyari yung 15 billion, medyo mabilis sana yung reaction ngayon ng PhilHealth dito sa mga ospital. Oh, kasi yung mga mafia dyan sa loob, magaling maglaro. Sabi nga kung may crisis, may pera din sa crisis. Kaya kung may COVID, may COVID din nangyayari. But anyway, maraming salamat Prof sa mga inputs na binigay ninyo patungkol dito. Thank you so much sa panahon. Okay, maraming salamat na Father. God bless po. Si Professor Ramon Belino Jr. sa Ateneo de Davao University. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 6:46 na mga katinig ang atong oras. Ipamatundaan ni Ading Matayab, Municipal Agricultural Officer sa Karagat, Davao Oriental, kung unsa ka epektibo ang Bilongga Gold Herb Capsule. Humanawagtang ang kasakit sa dughan nga iyang gibati. Nadapa man gud ko sa semento gud nga full gud ang akong pagkadapa. Ni dapat man ang akong dughan. Dating sa kita, abigani na ko nga na-dislocate na ang akong mga buko. Ang akong nahuna-unaan right away, na muinom ko og Bilongga kay maraghimo naman gud ako ang Bilongga as my pain reliever. Usahay ka ng sakit ang tud, kabalo ka ng tigulang na ang Bilongga ang akong ginainom. After 1 week, nawala man gud. Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Nagapangita ka ba og kabayo? Pero wala kay tiggalam? Gusto ba ka makakat-on mo sakay og kabayo? Gusto ka bang bansayon ang imong kabayo? O bansay na ang imong kabayo? Pero adunay dili mayong kinaiya nga kinahanglan tarungon? Gusto ba nimong suwayan mag-trail run sakay sa kabayo? Kung oo, ang imong tubag sa bisan-asa nga pangutana, tawagi o pag-text sa 0929-794-1513 o adto sa 3P Farm nga anaa sa New Bohol, likod lamang sa Elay o Yaki Compound. Ang 3P Farm ay tumatanggap na ng enrollees para sa Summer Horse Riding Lesson. Panmas ganado sa produktong sigurado MMV's Premium Muabags pag-asenso ang inyong mga baboy, manok o bibe, bakaw, kapayo, kanunay, bakana o MMV's Premium aron paspas ang pagdangko, maayo ang resulta MMV's Premium maayong magpatubo. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 6:48 na mga katinig ang atong oras sa probinsya sa Cotabato. Nagapadayon na kining vaccination na rollout no, gani sa lain-laing mga munisipyo. Hugot na ginapatuman ng information na drive para mawala ang pagduwa-duha sa katauhan sa mga magpabakuna. Si Dr. Cadel Jojo Sinulinding Jr. no, ang kanhing DOH Arm Secretary
Usa po da ka survivor sa COVID, no? Sayang post, sayang social media account sa Facebook. Bantog na nawalas, Doc. Eh, naigod is COVID di ay. O nang yun yang lesson ngayang nakuha, amping yun kanunay dili mo kumpiyansa, no? Kaya kayong duman, mga katinig, si Doc, doon na po'y ginahimong mga eye care consultation o operation, no, sa gilain-laing parte dari sa probinsya, especially diya sa Arakan, kanang matag Sabado, pero kaduhara sa usa ka bulan sa matag Sabado diha sa may Arakan, Cotabato, o diri sa may Desert Hospital sa may Kabakan. Kaya nung duman, nag-partnership kita, uban na sila, no, sa ipahigayon nga operasyon itong bulan Pebrero. So, ingon niya, posibleng nga nakuha kining virus sa mga ginahimo niyang mga civic activities. So, busa, mga katinig, di ganda dapat nga mukumpiyansa, ha? Kaya gato kag safe ka na, okay ka, pero dili di ay, no? Ang virus kay tungod ang problema ni ini, mga katinig, di man gud nato makita, no? Pero ato ang ma-feel, maramdaman nato ang iyang effect. Sa bahin natin natong mga hisgutanan, diri sa lalawigan sa Maguindanao, mga katinig, nagapadayon ang military operation, no? Gani karong adlaw si XID Commanding General Jubimax Uy magpahigayon og iyahang inspection na pag-adto sa iyahang mga tao aron sa taon, no, kumusta ang ilahang operasyon na batok sa BIFF. Sa pinakauling report nga atong nahipos ay mga dugang pang mga miyembro sa BIFF ang sumala pa ang ilahang napatay mga miyembro sa Daulat Islamiya diya sa lalawigan sa Maguindanao. Sa report ni Lieutenant Colonel John Paul Baldomar, ang tigpamaba sa 6ID, mga katinig, sigon sa impormasyon, adunay naitabong clearing operation diya sa may barangay Sanyag sa Ampatuan, Maguindanao, kung diin, no, nagpaulan usab og mortar gamit ang 105mm howitzer, no, kanyon, og naghimo pag air assault ang MG-520 gunship helicopter, mga katinig, sa Philippine Air Force. Og dito gipahigayon pod ang ground clearing operation sa mga scout rangers, no, sa 48th Infantry Battalion Philippine Army, kung diin ilahang na agaw katong mga foxhole, mga kampo gihimong kuta, no, sa mga miyembro sa BIFF o gapila usab ka mga improvised explosive device o mga IED, no, ang na-recover. So mag-expect kita doon na pa'y dugang mga update ni ini kay nagpadayon pa ang combat clearing operation, mga katinig, batok nga to sa BIFF. Samtang nagkakitabo kaning military operation nga naghinungdan usab sa pagpamakwit sa daghang kayong mga sibilyan. Ubay-ubay na, no, ng mga munisipyo, nagsugod diya sa Maydato, Saudi Ampatuan, padulong adto sa Pagalungan, Sharif Saiduna, Mutapa, no, sa may parte sa Sharif Agwak, Dato Unsay, Dato Hofer, muna mga apektadong mga pamilya. So, libuan pa ka mga pamilya ang nasa evacuation center. Samtang nagkakitabo kini mga katinig, doon na po'y na-settle naman ang tanga rido, pero tuwa, nibuto na po, no? Diha sa may Talitay, Maguindanao. Kung diin, mga katinig, ubay-ubay po, duha ka mga barangay sa Talitay, Maguindanao, ang gibyaan sa ilang nga mga residente. Murabag ghost town, kining duha ka mga barangay sa may Talitay, Maguindanao, particular sa may barangay Pagida o Gadungan. Okay, hadlok sila nga basin maipit, mga katinig, diri sa panagsangka sa mga nag-away mga miyembro sa mga armadong pamilya. Duha patay o sa itong naangol, doon na po'y nadakpan, no, ng mga miyembro sa mga magkalabang pamilya di sa naasoy nga lugar. Nasettle na ni, muna. Gituldo ka na untang ilang ubusan ng lahi, pero ito ni buto na pod ang panibagong problema, mga katinig. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 6:53 na ang atong oras.
Nawala ang kabalaka ni Maricel Tip-Tip, taga Del Pilar, Manay, Davao Oriental. Human nawagtang ang kasakit sa puson na iyang gibati. Gitumaran lang niya o gyate herbal capsule o ginhaplasan o gyate liment oil. Namay gaya akong gibati nga magsakit ko akong puson niya. Daw na nai ni tibok ulpod sa akong diri nga right side sa akong puson. Ako gitry yaki capsule. Naghaplas ako sa yaki oil. Okay na kuya. Wala na kuya gikuan karon. Pero nag-maintain lang gihapon ako sa yaki. Yan ang yaki herbal capsule o yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika. Ano mali pa yun mang kapirmi? Usa imo sekreto. Naoday sekreto nga isulti, besh? Bitaw, iora tuoy. Nag-uukir a coffee min, mister. Mauka na, ang among kami matag-adlaw. Unsa ba di ay na sa Okira Coffee, besh? Nga makapalipay man? Makapalagsik, besh. Bisang kanunay mong prisa sa trabaho ni mister, tunay pa'y igong resistensya, anong ka na mong duha? Ug ang makapalami pa, besh? Kay baskog kaahi si mister. Hala ka, uy! Kalambi ba da ay anak, besh? Nah, ditako! Asa ka, besh? Magpalit po kong Okira Coffee, besh! Kay mga pipod mini, mister, nako! Ang Okira 5-in-1 Coffee, mapalit sa mga butika. Nalipay ang inahan nga si Nimia Santiago, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Tungod himsog og hamis ang panit sa iyang anak na si Jelly. Iyang gipatumar sa kid yaki vitamins o yaki baby soap ang iyahang sabon. Ang akong bibi, akong gipainom og kid yaki vitamins. Tapos, kusog siya mukhaon. Sige na siya katawa. Ako sa siyang gisabunan pagligo og yaki baby soap. Hamis iyahang kutis. Mas pwede dinig ka humanog ligo. Yan ang kid yaki vitamins o yaki baby soap. Mas epektibo dapat subukan niyo. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa tanang mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, 4 minuto na lamang nahabili na itong programa ng Tinig ng Bayan. Doon na pa tayo mas kadyos, no? Pero unfortunately, dili ma... kuan ron kay doon ako gi-schedule nga interview unta diri sa Laluigan sa Maguindanao kalabot sa naitabong military operation, but unfortunately no dunay problema sa atoang communication. But anyway, samtang sa pika sa bahin na mga katinig sa atoang mga hisgutanan ang kining mga eskwelahan dunay panukala manggod ang DILG, maskin si Pangulong Rodrigo Duterte nga gamiton isip vaccination area no or center ang mga eskwelahan, pero gipamahayag mga katinig sa Department of Education o DepEd nga musugot silang himuong vaccination center ang DepEd, pero dapat last option na kini both pa sa both dili pwede gamiton karon kung kay doon na pa may mga daghang pamaagi nga makita. Pero kung wala naging pamaagi, pwede na sugot na lamang la. Ilawang dito sa Philippine National Deployment and Vaccination Plan o NDBV, no? Kung diin na mga katinig, kung wala naging mapili nga lugar ang DOH, Department of Health, posible nang gamiton ang mga pasilidad sa DepEd o nga mga eskwelahan. Oo. Kay kining nga paghigo paghimo og mga vaccination na program, pagbutang og vaccination center, di man ni basta-basta lang o dili man ni pareha sa mga laing mga bakuna. Buot pasabot ni adunay ginasunod nga mga protocols gani sa mga nabakunahan na unang ginahimo niya mga katinig ang close monitoring sa health condition sa usa ka individual. Halimbawa, kanang turukan bago ka turukan sa bakuna. Unang pangutanon sa imuha kung doon na ba kay mga sakit, no? I-check una imuhang blood pressure, ano siya, then i-examinon ka sa doktor, then kung qualified ka na nga bakunahan, human ka na bakunahan, i-monitor na po ka every 10 minutes. Kuhaon na imuhang temperature, ang imuhang BP, oo, ug uban pa. Then pangutanon ka kung sa imuhang nasinati. Usually, sa... atua diri sa Pilipinas adunay mga gika-report nga kining adverse reaction, pero dili man daw ingana ka grabe no ang adverse reaction mga katinig. Dito gani si Russian President Vladimir Putin nakasinati pud og side effect human na bakunahan sa kining
anti-COVID vaccine, no? Mao na siya. Pero doon na po gi-report nga doon ay nurse nga gibakunahan nga namatay, pero ginatuki pa kung sa bagay hinungdan sa gikamatay nga gikamatay ni ini sa pagbakuna ngadto kaniya. Pero dapat kinapatahatagag hugot sa ginahimong information drive, no, sa Cotabato IATF ang pagpasabot ngadto sa katawhan. Normal nga hilanaton o makasinati o kining adverse reaction ang usa ka individual. Ingon gaya sa mga doktor, mas maayo nga makasinati kag hilanat kay but pasabot nga ng imong antibodies yan isukol, no? O, ni-adapt mga katinig dire sa bakunang gihatag kanimo. Pero dilibot pasabot kung nabakunahan ka na, safe ka na. Pwede pa gyapon ka matakdan, pero di kayo inga na ka grabe. O ang pinaka-importante ni ana, tungod kay nabakunahan na ayaw gyud mog kumpiyansa. Kaya nga no, ikaw protektado. Pero paunsa, mga miyembro sa pamilya nga wala nabakunahe, no? Mao na ang pinganan gyud mga katinig, especially mga kabataan o mga idara na. Wana kita igong oras, musunod ng alas 7 balita. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw ni atong programang Tinig ng Bayan. Akong partner na si Kabong Ponyo, Tinig 4, Loy Rosario. Good morning! Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Wala na naguol sa iyang daghan whiteheads si Mililia Tiniwisan, taga Turel Davao City, kaysa iyang pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap ni Hamis og ni Puti ang iyang nawong. Dati manggodamo ko ano ba ning whiteheads yan eh. Dagan kayo ba ka ng murag sa abog-abog po siguro sa ay. Pag-try ko sa Hermosa Kojic Whitening Soap, Hamis na eh.